Lahat ng takot na ibinabato sa atin ni Satanas ay pawang kasinungalingan lamang. Kaya kung ikaw ay natatakot at ikaw naman ay Kristiyano na tapos natatakot ka pa rin, ito ang revelasyon sa akin ng Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na yon, yung mga takot mong yon, ay pawang kasinungalingang lahat. Okay. Ano bang definition ng fear? False evidence appearing real. Again, false evidence appearing real. Ibig sabihin, ito ay mga hindi katotohanan o hindi mga totoo na mga senaryo na kinatatakutan natin na hindi naman totoo kaya hindi mangyayari. Alam niyo po ba, I cannot give you the full detail dahil napakasailan nga lang po. Usaping pamilya po kasi. Pero, ano po ba ngayon? April 27, ano, ng 2023. Oh, nangyari po itong fear na ito, supposed to be fear na ito, March 2021. So, inatake kami ni Satanas noon, maniwala kayo. Merong bagay na kinatakutan namin ng week na yon. Pagkatapos, biglang ang nangyari, nagulat na lang kami, pinatawag kami na ganito, ganyan, until sinabi na yung kinatatakutan namin, hindi naman pala ganun ang mangyayari. You know what? Bumulong ang Holy Spirit sa akin, ang Holy Spirit, ang Panginoon, sabi niya, your problem is not really a problem. Di ba? Parang, hey, in the first place, sana hindi ka nag-alala, parang ganon. Naisip ko, akalain mo, ang Panginoon na rin na nag-aayos. Alam pa ba ganito, ikaw ay natatakot, may situation that you're not sure what will happen, di ba? You know what? Pagdating ng araw na yon, may provision na si Jesus doon. And then, dun mo marirealize, ay sana pala hindi ako natakot. Ay sayang lang pala yung mga days na natakot ako kasi wala, hindi naman nangyari. Alam niyo po ba ilang beses na pong nangyari yan? Kanina parang tinatry na naman ni Satanas na ganun ang mangyari sa akin doon sa inaayos kong pera, no? Siyempre, pera, pananalapi, kailangan din po natin yan. Akala ko talaga hindi ko makukuha ngayon. De, sabi sa akin kanina, ay, dito sa aming system, ano siya? Parang approved na siya na ganito, ganyan. Pero dito nga sa isang system, ay hindi pa. So kinakailangan ko muling bumalik sa bahay kasi nagtanghalian nga ako. And then sabi ko nang habang nagtatanghalian ako, hindi. Lord, you are in control, Lord Jesus, sabi ko. Then, ang sabi pala sa akin doon, sa pinuntahan ko, we will text you, ganito ganyan. You know what? Hindi sila nag-text sa akin. Kaya nung wala pa silang text, nag-decide na akong bumalik doon around 11:30. Nakakain na po ako noon. Then, pagbalik ko, sabi sa akin, ay, nagbalik pala kayo. Okay na, approve na. Sabi niya. Then, ayun na. Hanggang ito nga sabi ko, gagawin kong vlog. Kasi, sa ganung paraan, umaatake si Satanas. Gusto ni Satanas, matakot tayo lagi. Alam niyo ang target ni Satanas? Mga born again Christians. Hindi niya tatargetin ang mga hindi born again Christians. Ang mga born again Christians, galit na galit si Satanas sa ating mga born again Christians. Alam niyo kung bakit? Dahil tayo ang mga junior ni Jesus. Tayo po ang mga Jesus juniors. Galit siya sa atin. Kasi alam po ba ninyo, sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, ang mga born-again Christians lang ang apple of the eye ni Jesus. At isa ako doon. Isa ka doon, di ba? Okay, thank you, Jesus. Yan eh. Kaya si Taning galit na galit din sa atin. Kaya sabi ko, hindi, kanina nandun ako sa likod. Press ko kasi doon, kinausap po si Jesus. Ganun po style ko. Pupunta ako sa likod yung walang ganun tao. Yung sabi ko, Lord, kinakausap po si Jesus Christ. Lord, salamat po. Then pinaalala nga sa akin ni Jesus yung 2021 na yung 2021 nga, hindi niya ako pinabayaan eh. Mas malaking deal yun eh. Tapos ito, di ba? Ito lang po eh, may nangyari din po eh. I think 2 weeks ago, hindi ako nagkakamali, na i-vlog ko rin po. Akala ko hindi ko mamimit yung dapat i-meet. Tapos biglang may kumatok sa gate, di po ba? Oh. Sa dami ng mga, ito pong gusto ko sabihin, sa dami ng mga mirakulo ni Hesukristo, ni Jesus Christ sa buhay ko, wala na po talagang puwang ang takot o yung duda.
Kaya kanina po, naasar po ako ng konti kasi medyo biyahe na naman, ganun-ganun. Pero okay lang yun. And tinuturoan tayo ng Panginoon. Iyon po yung sanctification na tinatawag. Even yung sanctification natin galing din po sa Kanya. Wala po talaga tayong part. The only part we have is to believe and to receive. So, ganun. Kaya sabi ko, how about sharing it sa mga viewers ko, ako, listeners ko, kasi magbe-benefit din po kayo dito. Diba? Minsan, pag may narinig ka, negative agad lang. Bakit agad negative? Diba? Kung isipin mo, bakit pag nakarinig ka ng ganun, parang feeling mo against agad sa'yo? Hindi ba pwedeng ganun muna? Ganun agad ang iniisip mo? Hindi ba pwedeng ganun muna? Diba? Ba't naman dun ka agad pupunta? Diba? Yung mga tipong ganyan. Halimbawa, sumakitan siyan mo. Uy! Cancer agad? Hindi ba pwedeng nakabagan muna? Hindi ba parang ganun? Diba? Diba? Sumakit lang siyan. Uy! Cancer agad? Hindi ba pwedeng nakabagan muna? O ganun eh. Mga ganun lang sana. I mean, since we have the love of Jesus, ito, gusto ko lang po, ang makita po natin dito, Jesus loves us. Hindi niya tayo pababayaan. Actually, doon nga po, itong mga pinag-aralan natin, nakailang episodes po ako nung upload kahapon. Mga tribulation, rapture, antichrist, di ba? O sino yung mga tribulation saints, di ba? Yan, in-upload ko. Kasi, ang puso po talaga dyan, inalis na ni Jesus sa earth yung mga born-again Christians bago pa dumating yung tribulation. At saka yung great tribulation. Magkaiba po yung tribulation sa great tribulation, ha? Pero lahat po yan consist ng 7 years. First 3.5 years, tribulation. Then 3.5 to 7th year, great tribulation. Di ba inalis na nga po tayo mga born-again Christians? Kasi tayo ang pinaka-espesyal sa mundong ito kay Jesus Christ. Kaya inalis na po niya tayo. Ganun po yan. And pag sinabi pong born-again Christians, huwag pong ma-open yung ibang may rehilyon. Halimbawa, nandun ka sa rehilyon na yan, tapos tumanggap kay Jesus, born again ka rin. Kung ayaw mo umalis sa religion na yan, okay lang. Maganda nga, huwag kang umalis dyan eh. Para, di ba, malay mo, masharean mo sila tungkol kay Jesus. O, di ba? Mas maganda yun. Eh, wala naman tayong institutional church. Halimbawa, pinanganak kang ganyan sa religion. Hindi na ako magbabanggit ng religion dyan sa religion na yan. Tapos na born again kasi nakakilala kay Jesus. Alam mo na si Jesus lang ang salvation, wala nang iba. Tapos yung religion niya, may mga maling practice. I suggest huwag ka nang umalis dyan. Ang gawin mo na lang dyan mag-share ka ng gospel dyan. Yan. Sa akin, mas maganda yan. Ewan ko lang sa iba. Ako wala akong pakialam sa ano bang denomination. Ay, wala akong pakialam sa ganyan. Ako walang denomination. Pero sasabihin ko po sa inyo, ramdam ko si Jesus kaysa dun sa mga may denomination. Araw-araw Jesus, tanghalian Jesus, bago matulog Jesus, pag iihi ng gabi Jesus, pag gising Jesus pa rin. Ngayon Jesus, I am a Jesus-filled person na kaya pag nakita ni Satanas, galit na galit siya sa akin. Amen? Ayun. Kaya kung I suggest kung nandiyan ka sa religion na yan, at gusto mo dyan ka na lang, okay lang yun. Basta importante, sharean mo sila ng good news. Di ba? Pero kung gusto mo naman talagang makipellowship sa iba, pwede naman doon ka tapos nakikipellowship ka rin doon sa mga Bible-believing Christians. Di, pwede. Di ba? Ganun yan. Pero importante, alam natin malaya tayo kay Jesus. Yan lang po. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito, I suggest you do so. Click the notification bell, share the good news always through sharing this video. Kasi alam po ba ninyo, ang pinakakailangan ng tao ngayon dito sa YouTube at sa ibang platforms, si Jesus. Wala nang iba. Thank you, and Jesus truly loves us all.